Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko Manileño. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Doktora Hani Lacuna, upang ihatid sa inyo ang atin pong regular na Capital Report. Ito po ay mga kaganapan sa atin pong lungsod sa loob ng 2 linggo. So, lagi po ang sinisimulan po natin ay ang ating COVID update, ang ating pong COVID situation nito pong nakaraang linggo. Sa araw po ngayon, meron na naman tayong naitalang bagong 51 cases ng COVID-19. Kung kaya't ang atin pong confirmed active cases as of today ay nasa 224. Kung mapapansin nyo, malaki po ang mga new cases natin. Pero hindi na po ganun kataas ang ating mga COVID active cases dahil marami din po tayong nag-recovered sa COVID. We have 58 recoveries po sa ating COVID-19 and maraming salamat. Sa awa po ng Diyos ay wala po tayong naitalang na namatay sa ating pong COVID-19. So yan pong pinaka-COVID update natin as of Friday, August 26. Sa dami naman po na nabigyan natin ng libreng RT-PCR swab testing na ginaganap po sa ating 6 na mga ospital. As of today, meron na po tayong nagawang 218,253 na libreng swab testing. So again, yan po ay ginaganap sa ating pong 6 na ospital sa buong Kamaynilaan. As for our COVID-19 bed allocation, sa atin pong 6 na district hospitals, meron lang po tayong 10% na occupancy rate. Ang ibig sabihin po, out of 296 beds, 30 beds lang po ang occupied. Ang karamihan po nito ay nasa ating malalaking ospital, namely Santa Ana Hospital, which is our COVID center talaga sa lungsod ng Maynila, ang Gat Andres at ang ospital ng Maynila. As for our COVID field hospital naman na nandyan po sa Luneta, meron lang po tayong 85 beds na occupied. So, ibig sabihin po, 25% lang po of our COVID bed capacity ang nagamit sa atin pong Manila COVID Field Hospital. So, that is out of 344 beds. Ngayon naman po, sa atin pong mga quarantine facilities, both positive and suspected cases. Kung mapapansin po nyo, sa ating screen, wala na pong naka-occupy dyan. Unang-una, dahil tinanggal na po natin ang ating mga quarantine facilities sa atin pong number one, sa atin pong mga eskwelahan at sa iba pa pong lugar. Normally po, nung mga nakaraang buwan po, ang ating mga quarantine facilities sa atin pong mga eskwelahan ay para sa ating mga asymptomatic and mild cases. Ngayon po, since po pwede na po silang gamutin o mag-isolate sa kanilang mga tahanan, so zero na po ang ating mga cases sa ating po mga quarantine facilities. So minabuti po ng pamahalaang lungsod ng Maynila na buwagin na po ang ating mga quarantine facilities in time naman po sa pagdating po ng pasukan, lalong-lalo na po sa ating mga paaralan, both elementary and high school. So, ang occupancy rate natin sa ating quarantine facilities, dahil wala na po tayong quarantine facilities, ay zero. Ay, actually, may isa pa dun sa MLQU, pero again, wala na rin po itong laman. Now, as for our vaccination data, sa araw pong ito, ang atin pong ang atin po, of course, cut-off po natin ay 3 p.m. Those who were vaccinated, first dose, ay nasa 1,820,587. Yun naman po mga fully vaccinated. Ibig sabihin po, no, nakatanggap na ng first dose at ng second dose, ay nasa 1,734,438. So, yan po ang nabigyan na ng first and second dose. So, ang atin pong total vaccine administered, both first and second dose, ay nasa 3,509,055. Marami-rami na po talaga
ang nakatanggap ng full dose po, both first and second dose dito po sa ating lungsod. So, patuloy pa rin po ang ating pagsasagawa ng ating mass vaccination. Dito po, as of 3 p.m., ang naitala po natin na dagdag ay nasa 1,823. Doon po sa mga minors natin, age 12 to 17 years old, ang total vaccinated na po individuals or minors ay nasa 301,114. Yan po ang mga total vaccines administered sa ating mga minors, specifically yung ating po mga teenagers. Doon naman po sa ating mga minors, ages 5 to 11, mababa pa po. Nasa 147,376. At alam niyo po, sa bagay, mamaya po, i-discuss ko rin po sa inyo. Kung mapapansin po ninyo, doon po sa age 5 to 11, nakikita po nyo mababa pa po ang ating mga nabakunahan. Totoo po yan. In fact, nung ako po ay naglibot sa atin pong mga paaralan, nung unang araw ng pasukan at tinanong ko po yung atin pong mga mag-aaral, karamihan po talaga sa kanila hindi pa nababakunahan. Kaya nga po, kinuha ko po yung pagkakataon na makausap po ang ating mga kabataan na sana ay sila na mismo ang kusang hilingin sa kanilang magulang na sila po ay pabakunahan. So, yan po. Again, ang minors po natin, mababa pa po ang ating numero na nagpapabakuna. Kami po ay nananawagan ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila, lalong-lalo na po ngayon na pumapasok na po ang inyong mga anak at apo bilang karagdagang protection po sa kanila dahil mas marami na po silang exposure sa mga nakakasama nila o sa mga classmates nila, pabakunahan po natin ang ating mga anak at mga apo. Gaya nga po ng sabi namin, maliban po sa minimum health protocols, isa pong napaka-epektibong panangga laban sa COVID-19 ay ang pagbabakuna. Doon po sa mga nakatanggap ng first dose as of 3 p.m. ay nasa 593. Booster shots pala to. Booster shots. Okay. So, ang overall total po natin ng nakatanggap ng first booster shots doon po sa mga eligible population ay 634,134. So, ang nagpabakuna po ngayong araw, as of 3 p.m. ay nasa 593. Sino ba itong sinasabi ko mga eligible population? Siyempre, yun pong 12 to 17, pwede na po silang ma-first booster shots. And 18 years old pataas, pwede na po. So, halos lahat na po. Ang hindi lang pa po merong pwedeng magpabakuna ng first booster shots ay yung mga age 5 to 11. So, uulitin ko po, lahat po halos ay pwede nang makatanggap ng first booster shots from 12 years old to 17 and then 18 years old pataas. Doon naman po sa pwedeng tumanggap ng second booster shot sa araw po ngayon, nakapagtala po tayo ng second booster shot ng 706. Ba, marami-rami ngayong araw na to nagpa second booster shots. Of course, ang pwede hong tumanggap ng second booster shots natin ay yung mga A1 o yung mga frontliners natin. Yung mga may edad na 18 years old hanggang 49 years old but with comorbidities. Ano ho ba ang ibig sabihin ng comorbidities? Yun pong may mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, yung mga immunocompromised, pwede na ho kayo magpa-second booster shot. Pero kapag edad 50 pataas na po kayo, kaya may comorbidity o wala, pwede na rin po kayong tumanggap ng second booster shots. So again, ang pwede hong mag-avail ng second booster shots ay yung ating mga medical frontliners, yung mga under A1 category.
And then yun pong may mga edad 18 to 49, basta po may comorbidity or immunocompromise. At yung may edad 50 pataas, general population na po yan. Kay may sakit o wala. So again, nananawagan po kami bilang karagdagang protection po ninyo. Again, vaccination is still the solution para po tuluyan na nating maiwasan na magkaroon ng COVID. Sana po ay magpabakuna na kayo. Para po sa ating vaccination schedule for tomorrow, syempre August 27, meron po tayong iba-ibang vaccination site para po sa first and second dose. Baka meron pa ho dyang naiiwan. Lahat po ng A1 to A5 category and minors ages 5 to 17 years old. Syempre sa atin pong apat na mall partners dito po sa ating lungsod. Doon naman po sa makakatanggap ng first booster shots, again, A1 to A5 category sa atin pong anim na district hospitals at sa apat po nating mga mall partners. Doon naman po sa first booster shots, immunocompromised, ages 12 to 17. Uulitin ko po, first booster shots, immunocompromised, ages 12 to 17. Pwede lang po kayo magpabakuna sa ating pong anim na district hospitals. So, ano ho ba yung anim na district hospitals natin? Gat Andres, Hospital ng Tondo, Jose Abad Santos, General Hospital, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, at Santa Ana Hospital. Basta immunocompromised po kayo. Pero pag hindi naman po kayo immunocompromised, minors age 12 to 17, pwede rin po kayong magpabakuna na karagdagan po sa ating apat na mall partners. So, ang kinaibahan lang po niyan, kapag immunocompromised kayo na minors, sa ospital lang kayo. Pero kapag hindi po kayo immunocompromised, pwede rin po kayo magpabakuna sa atin pong mga mall partners. Teka, bago ho ako magpatuloy, ano ho ba ang mga available nating bakuna? Siyempre, meron po tayong Sinovac, meron po tayong AstraZeneca, at meron po tayong Pfizer. So, yun po ang ating mga available vaccines as of today. So, ulitin ko po, meron po tayong Sinovac, meron po tayong Pfizer, at meron pong AstraZeneca. So, kahit ano po dyan sa tatlong bakuna na yan, ay pwede pong gamitin sa inyo. Okay, doon naman po sa mga second booster shots, of course, ang A1 category po natin, pwede ho magpabakuna, tapos yung ating 18 to 49, basta may comorbidity and 50 and above general population na po yan, pwede po sa ating anim na ospital at sa apat po nating mall partners. So, yan po ang ating report as to our vaccination status as of August 27. Today po yan. 26, sorry. Wala na ako sa ano, sa araw at saka sa date. So, August 26. Speaking of vaccination, alam niyo po, ang atin pong lungsod ay very active po sa pakikipagtulungan sa ating national government sa inu-launch po nating Pinaslakas campaign. Ano ho ba tong Pinaslakas campaign? Ito po ay ang paghihikayat, pag-iinganyo po na magpabakuna ang lahat po ng sektor na po pwede magpabakuna sa loob ng 100 araw. So first 100 days po natin. So, yan po ang Pinaslakas campaign. So, saan po tayo tumungo? Una-una po ay nagbakuna po tayo sa Supreme Court of Manila. Makikita nyo po dyan, kausap ko po si Chief Justice Quismundo at sa tulong po ng DOH at ng ating sariling Manila Health Department ay nagsagawa po tayo ng pagbabakuna sa Supreme Court employees,
officers and their families. At napakaganda pong balita dahil ang expected lang naman po talaga na mababakunahan on that day is around 750. Kaya lang, nasobrahan pa po. Ibig sabihin, marami ho talagang gusto magpabakuna for as long as magiging madali po sa kanila yung mga lugar po na po pwedeng pagbakunahan. So, ang Supreme Court po ay binuksan ang kanila pong tanggapan para mabakunahan po ang kanilang mga empleyado, sampu na rin ng kanilang mga pamilya o pamilya ng mga empleyado. So, dyan po, nagbakuna tayo sa Supreme Court. At karagdagan din po para sa ating Pinas Lakas Campaign ay nagtungo ang ating pong presidente, si Presidente Bongbong Marcos, at syempre po ang kanyang anak po, si Congressman Sandro Marcos, dito po sa isang mall na malapit sa City Hall sa SM Manila. Doon po hinikayat ng ating presidente na ang ating pong mga kababayan, hindi lamang po sa ating lungsod, pati na rin po sa mga ibang lugar, ay mag-avail na po ng kanilang mga booster shots. Yun po talagang tinututukan ng ating Pinas Lakas Campaign. Ang hikayatin po na magpa-booster shots ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung ating pong mga immunocompromised at saka mga senior citizens. So kung makikita nyo po sa ating screen, si Presidente Bongbong Marcos po ay binakunahan ni Officer in Charge Dr. Rosario Vergere, at ang inyong lingkod naman po ang naatasang magbakuna kay Congressman Sandro Marcos. So ayan po, makikita po natin sa ating screen. Isa na rin po itong paraan upang ipakita po ng presidente na siya po ay nanghihikayat po ng ating mga mamamayan, at siya po ay tumungo talaga dito sa ating lungsod para ipakita po sa lahat po ng ating mga mamamayan ang kanyang willingness po magpabakuna. Ayan po, para mas marami pa pong mainganyo na magpabakuna under our Pinas Lakas Campaign. So, gaya nga po ng sabi ko, welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. So, yan po. So, mabalik tayo. Total tapos na ang bakunahan. Balik naman po tayo sa ating dengue report. Mula po January 1 hanggang August 20 ng taong kasalukuyan ay may naitala na tayong 1,294 cases ng dengue, kung saan po 768 ang suspected pa lang. Suspected, ibig sabihin pinaghihinalaang pa lang dengue cases, at 521 naman po ang posibleng dengue cases na, pero 5 lang po ang confirmed, siguradong kaso na ng dengue sa lungsod ng Maynila. So, uulitin ko lang po, 768 ang pinaghihinalaang may dengue, tapos 521 ang halos, yun na po, sigurado na may dengue, ngunit 5 lang po ang confirmed cases natin ng dengue. So mula po August 14 to 20, nakapagtala po tayo ng 57 kaso ng dengue, kung saan sa isang barangay ang may pinakamataas na kaso na 3 kaso po. At 2 barangay naman po ang merong may 2 kaso bawat barangay. So ano-ano ho ba ang mga simptomas ng dengue? Ayan, nakalagay sa inyong screen. Unang-una po, pananakit ng mata o eye pain, pananakit ng kalamnan, pananakit po ng mga buto-buto natin at saka mga joints natin. Of course, lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, at saka yung lalabasan na po kayo ng rash. Yan po ang mga simptomas ng dengue. So kung meron po tayong ganyan na nararamdaman o may mga simptomas po tayong ganyan, ay magpakonsulta na po tayo sa pinakamalapit na health center or ospital po sa ating mga tahanan. So ano ho ba ang mga pwede nating gawin? Nabanggit ko na dati, para makaiwas tayo sa dengue.
Unang-una po ay mapanatili natin ang kalinisan hindi lamang sa loob ng ating mga tahanan, kundi pati na rin po sa ating kapaligiran. Unang-una, yun pong iwasan po natin magkaroon ng stagnant water. Stagnant water at yung mga kanal po natin, dapat po laging malinis. Siyempre po ang pagsusuot ng mga light colored clothing. And kung meron po tayong insect repellent ay mag-spray po tayo sa ating katawan. Siyempre ngayon tag-ulan po very rampant po talaga or tumataas ang ating mga kaso ng dengue. So ilan lamang po yan sa ating mga tips kung paano po makakaiwas sa sakit na dengue. Okay. Noong araw din po ng pagbabakuna natin kay Presidente at kay Congressman, bago po tayo tumungo sa SM Manila, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na dumalaw naman po sa Manila Medical Center. Doon po ay tayo pong nag-ribbon cut nung kanila pong photo exhibit para sa National Breastfeeding Month. Dito po pinakita natin ang importansya ng pagpapasuso ng mga ina sa kanilang mga anak. Siyempre, breast milk is still best for babies. Ang Manila Medical Center po ay isang baby-friendly hospital, gaya rin po ng ating mga pampublikong hospital dito sa lungsod ng Maynila. Kaya po talagang hinihikayat natin, lalong-lalo na po sa mga bagong nanganak na mga nanay na ang ibigay po natin, unang-unang nutrisyon ay ang ating pong breast milk. Kapag tama po ang ating pagpapasuso sa ating mga anak, mas marami pa hong silang sustansyang makukuha sa breast milk. At syempre po, mas matagal po natin sila mabibigyan ng breast milk. So, yan po ang naganap na breastfeeding month photo exhibit sa Medical Center Manila. Ang atin pong ambassador, ang Philippine ambassador po natin to Korea ay dumalaw po sa ating tanggapan. Siya po ay si Madam Ambassador Maria Teresa Dizon de Vega. Siyempre po, ang napag-usapan po natin dito ay paano po natin lalong mapapatibay ang atin pong relasyon sa Korea, lalong-lalo na po sa Incheon na sister city na po natin. At kung maaari po ay ang Seoul, Korea din po. Kung hindi ako nagkakamali, ang Seoul, Korea po ang kapitolyo ng Korea. So yan pong pinag-usapan natin na mas mapalakas po natin ang ating sisterhood relationship sa bansang Korea. So maraming salamat po, Her Excellency Maria Teresa Dizon de Vega, sa inyo pong pagdalaw sa lungsod ng Maynila. Okay. Meron pang isang nag-courtesy call sa atin. Ito naman po ay ang munisipyo ng Isabela from Negros Occidental. Sila po ay gumawa ng benchmarking sa ating pong lungsod. Kung napapansin po ninyo ngayon, nakapustura po ang inyong lingkod. Bakit po parang formal na formal si Dr. Hani Lacuna? Dahil sa araw pong ito ay ginaganap po natin yung ating ELA. Ano ba yung ELA? Yan po yung Executive Legislative Agenda. Ang ibig sabihin po ay ang pagpaplano ng buong pamalang lungsod ng Maynila sa kung ano po ang mga vision and mission ng ating pong pamalang lungsod at kung papaano po natin ito mararating. Doon po sa ating mission ay doon po nakasasaad kung ano po ang mga gusto nating mangyari na magaganda para sa ating lungsod. Yun din po ang ginawa ng munisipyo ng Isabela Negros Occidental. Sila din po ay nagsagawa ng kanila pong ELA, pero sa Tagaytay po nila ginawa yon. Ngunit nagdaan po sila sa ating lungsod para ho makakuha din po sila ng mga best practices po sa ating lungsod ng Maynila. So ito po ay pinamunuan ng Isabela Mayor, Mayor Irene Miriam Montilla, and Vice Mayor Juan Miguel Montilla, sampu po ng kanilang mga department heads at ang bumubuo ng kanilang
sangguniang panlalawigan. So, welcome po, Madam Mayor and Vice Mayor Montilla. Sana po kahit sa inyong napakaiksing pagdalaw sa aming lungsod ay meron po kayong napulot na maiuwi naman po ninyo sa inyong munisipyo sa Isabela Negros Occidental. Okay. Noon naman pong nakaraang Biyernes ay nagsagawa muli tayo ng isang command conference o pakikipagpulong po natin sa atin pong Manila Police District. Okay, ano ho ba ang mga pinag-usapan natin during our command conference? Yun po ay ang ginagawa nating paghanda para po noong Lunes o yung unang araw ng pagpasok muli after 2.5 years ng atin pong mga mag-aaral. Siyempre po, ang ating bilin lang sa ating mga kapulisan ay paigtingin nila or intensify yung police visibility sa lahat po ng mga eskwelahan, both public and private dito po sa ating lungsod. Para po sa kaalaman nyo, napakarami pong mga paaralan sa lungsod ng Maynila. Kung hindi po ako nagkakamali, 215 ang atin po mga paaralan sa lungsod ng Maynila. So binigyan po natin ng instructions ang atin po mga kapulisan na siguraduhin na magiging ligtas ang muling pagpasok ng ating mga mag-aaral, ang kanila pong mga magulang na magdadala sa kanila sa mga paaralan, at syempre po ang ating mga guro. So inintensify po nila ang police visibility. Naglagay po sila ng mga posters sa atin pong mga eskwelahan na kung saan meron pong very unique feature po ang ating mga posters. Unang-una, doon po nakalagay lahat ng mga hotlines at saka mga social media accounts ng Manila Police District. At meron din po silang QR code na ang gagawin lang po ninyo ay papasok po kayo sa QR code. Tapos, kung meron po kayong mga suhestyon or may mga complaints o magsusumbong po kayo ng kaganapan na hindi maganda sa mga areas na ito, ay diretso po kayo makakapasok sa Facebook account ng atin pong District Director, si General Andre Dizon, para po mas mabilis ang pagresponde sa lahat ng ating mga pangangailangan sa atin pong mga paaralan. So, maliban pa po dyan sa very unique QR code, ay nagpalagay din po tayo ng mga police help desk sa bawat paaralan, nang sa gayon po ay again, mas mabilis po ang pag-responde natin sa mga pangangailangan po sa lahat ng mga paaralan sa lungsod ng Maynila. So nagbigay lang po tayo ng instructions during our command conference. Yan po, Balik Eskwela 2022. Alam nyo, napakalaki po kasi ng projected na mga mag-aaral na papasok noong first day of classes. Meron po kasing full face-to-face na. Meron naman pong blended learning. Ibig sabihin, nag-face-to-face sila ng ilang araw, tapos po mag-online naman sila ng ilang araw. Depende po sa capacity yan ng ating mga paaralan eh. So, doon po nag-adjust din ang ating mga pangangailangan na tulong para po sa ating mga bawat paaralan. So, yan po naganap na command conference natin bilang paghanda na rin sa Balik Eskwela 2022. Nako, ito po napakagandang balita dahil yun pong Filipino-Chinese Friendship Charitable Donation ay naganap lang noong, kung daw nagkakamali, Sabado. Ang Sengguan Buddhist Temple po dyan sa May Tondo, Distrito 2 or Tondo 2, ay nagbigay po ng almost 15,000 kilos of rice. Yan po, naganap po yan sa Sengguan Buddhist Temple. Alam naman po ninyo na ang bigas po ay staple sa ating mga Pilipino. Siguro po mahigit 90% ng mga Pilipino ang talagang kumakain po ng bigas o ng kanin sa lahat po ng kanilang meals.
umaga, tanghali, gabi. Kaya napakalaking tulong po ito ng Sengguan Buddhist Temple, dahil yung atin pong mga kababayan sa District 2 ay nabigyan po nila ng, I think, taglilimang kilo ng bigas. So, amounting to around 15,000 kilos of rice po. At kasama rin po nila dito yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. at yung Chinese Embassy of the Philippines. So, maraming salamat po sa inyo. Naway wag po kayong magsasawa na tumulong po sa ating mga kababayan dito po sa ating lungsod. Sana po dumami kayo. Sabi nga ni Mayor Isko, maulanan kayo para naman po dumami pa po kayong tumutulong sa ating mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong donasyon sa ating mga kababayan sa Distrito 2. Okay, noong August 22, first day of classes, ang inyong lingkod po kasama si Vice Mayor Yul Servonieto ay naggawa ng inspeksyon sa apat po nating mga pampublikong paaralan dito sa ating lungsod. So, nandyan po sa elementarya, ang Bacood Elementary School, at ang P. Guevara. Tama ba yun? Hindi. Tama. P. Guevara. Ah, Isabelo de los Reyes School sa Tondo. So, yung Bacood Elementary School po, ay kapitbahay ko yan sa distrito sa East. Tapos, yung Isabelo de los Reyes naman po ay nasa Tondo. At tumalaw din po tayo para mag-obserba sa dalawa namang high school, pampublikong high school sa atin, namely yung Araulio High School sa District 5 at saka yung Jose Abad Santos High School sa District 3. Ano bang nakita natin? Unang-una, napansin po natin na hindi pa ho gaano kadami ang pumapasok sa atin pong mga paaralan. Kasi kung hindi pa ako nagkakamali, sa Bacood Elementary School ay they were expecting nasa 2,000 po ang papasok. Pero hindi pa ho ganun kadami ang mga pumapasok na ating mag-aaral. Siguro po tinatantya muna ng ating mga mag-aaral at kanilang mga magulang kung talagang safe na ho ba pumasok. Siguro naman po dahil nakasanayan na po nila na hindi naman ganun kaaga ang pagpasok, hindi pa nagising ang ating mga mag-aaral. So, tiningnan po natin ang ating po mga ang kahandaan po ng ating mga paaralan. Siyempre, unang-una na makakasiguro po tayo na masusunod pa rin ang minimum health protocols natin. Ang pagsusot ng face mask, ang physical distancing, and of course, check din natin kung may sapat na mga water stations kung saan po pwedeng or mga hand washing stations kung saan po pwede maghugas ng regular ng kamay ang atin po mag-aaral. So, doon din po nalaman natin na, yun na nga nabanggit ko kanina, earlier, na marami pa po sa ating mga mag-aaral lang hindi pa nababakunahan. So, please, nakikiusap po kami bilang added protection sa inyong mga anak. Please, atin po mga nanay, tatay, lolo at lola, pabakunahan na po natin ang ating mga anak. Again, napaka-importante po ito bilang karagdagang proteksyon, lalong-lalo na po sa darating na November 2 na talagang full face-to-face na po ang implementation ng pagpasok sa ating mga eskwelahan. Tayo po ay nakiusap sa Manila Health Department na kung sana po ay magkaroon sila ng mga vaccination stations sa atin pong mga pampublikong paaralan. Kaya po nagsimula na rin po silang magbakuna sa atin pong mga paaralan bilang pagtugon na rin sa ating panawagan. Siyempre nandun na po yung mga estudyante, nandun na rin yung mga magulang. So, anytime po, inilapit na ho natin ang bakuna sa kanila. So, wala na po talagang rason para ho iwasan na magpabakuna. So, yan po ang naganap during the first day of classes. Hopefully, in the coming days, tumaas na po ang bilang ng ating po mga mag-aaral na nabakunahan. And tumaas na rin pong bilang na ating mga mag-aaral na magsipagpasok na rin po. So,
magsipagtulog ho kayo na maaga, lalong-lalo na pagka-school days, Mondays to Fridays. At, by the way, ang atin pong mga mag-aaral, kagaya po ng mga nakaraang taon, ay binigyan po ng mga libreng kagamitan. Lahat po ng ating mga mag-aaral. So, para po sa mga magulang na nagtatanong, lahat po ng mga mag-aaral sa ating mga pampublikong paaralan ay binigyan po ng mga kagamitan. Ano-ano ho ba? Bag, mga pad papers, mga panulat, mga notebooks, meron pang ang hygiene kit at saka uniform. Kumpleto pa rin po kung ano po ang nakaugalian natin dati na pagbibigay na mga kagamitan sa ating mga mag-aaral, yun pa rin po ang ginawa natin ngayon. So, hindi po totoo na nawala po ang mga kagamitan na ating pong mga mag-aaral. So, yan po. And, noong, I think that was August, yung nagkaroon tayo ng groundbreaking, noong August 23, tama ba yun? Tuesday, tayo po ay medyo namasyal sa Marikina. Bakit po sa Marikina? Ay, excuse me lang, mainit na. Siyempre, nakado tayo long sleeves eh. Mainit na pala, napansin ko. Naguhulas na po si Doktora Hani Lacuna. Anyway, napunta po tayo ng Marikina. Ano bang meron sa Marikina? Nandun po ang Boys Town, Manila Boys Town. At napakaswerte po natin dahil ginawa po natin ang groundbreaking ng itatayong bagong administrative building and multipurpose hall sa Marikina Boys Town. Maraming salamat po sa DPWH. Sa pamumuno ni Secretary Bunuan. Of course, ang nakasama po natin ay si DPWH Assistant Secretary Engineer Antonio Malano Jr., Regional Director NCR Engineer Nomer Abel Canlas. Of course, kasama din po natin ang ating sariling engineer, si Engineer Arman Andres. Ang atin pong assistant director ng MDSW, si Ma'am Jean Joaquin. Sampu po ng mga kawani ng MDSW sa Boys Town. And of course, ang atin pong partner, si Vice Mayor Yul Servonieto. Kinuha na rin po natin ang pagkakataon na yun. Kasi sabi natin sa DPWH, napakaganda po kapag ang national government at ang local government ay nagsasanib puwersa at nagtutulungan. Siyempre, nagpasalamat po tayo. Maraming salamat po dahil sila po ang national government ang nagpondo para maitayo po natin itong administrative building and multipurpose hall po natin sa Boys Town. Kaya humirit pa rin po tayo. Sinagad-sagad na po natin, kinapalan na po natin ang ating muka na sana po ay madagdagan ang pondo para maisaayos natin o makapagpatayo po tayo ng bagong luwalhati ng Maynila dyan po sa Boys Town. Ano ho ba yung luwalhati ng Maynila? Ito po ang nagiging or nagsisilbing tahanan ng atin pong mga lolo at lola, yung atin pong mga magulang na wala na pong pamilya, that's one. Or minabuti po ng pamilya dahil hindi na po nila talaga maalagaan ang kanila pong mga magulang o yung ating pong mga senior citizens na tayo na po ang kumukup sa kanila. Eh yung ating pong luwalhati ng Maynila ay may kalumaan na rin po at marami-rami na po ang ating mga senior citizens doon, nasa 400 plus na po. Kaya yun po ang specifically ni-request natin sa DPWH na sana po ay maambunan tayo ng karagdagang pondo para naman po magkaroon tayo ng panibagong tahanan para sa ating pong mga senior citizens. Sana po napakinggan nyo ang amin pong munting request. Ang sabi naman po ng DPWH ay pipilitin po nilang maisama sa kanilang budget for the year 2023 po para makapagpatayo tayo ng panibagong luwalhati ng Maynila. Aantayin po namin yan. Nagpapasalamat na po kami in advance
sa magiging tulong po sa atin ng DPWH. So, maraming salamat po sa inyo. Muli, wag po kayong magsasawa na kami po ay tulungan, dahil lagi ko nga pong sinasabi na mas marami pong pwede mangyari kung ang national government at ang local government po ay magtutulungan. Ay, no, isang araw lang. Speaking of senior citizens, no, isang araw, tayo po ay personal na naman dumalaw sa isa na naman nating centenarian. Yung nakaabot po ng kanyang 100th birthday kay Lola Asuncion Alex ng Santa Cruz, Maynila. Happy, happy birthday, Nanay Asuncion Alex. Wow, 100th birthday. Alam nyo, bibihira po yung makaabot ng kanyang 100 kaarawan. Kaya po yan, personal tayong nakipag-usap kay Lola Asuncion. Inabot po natin ang ating pumpa birthday sa kanya. Kasama po, testigo ang kanyang pamilya. At syempre po, ang certificate na isa po siya sa ating po mga centenarian. Sabi nga po natin kay Lola Asuncion, saan kaya niya gagamitin ang ating pa-birthday sa kanya? Diba? Magpapa-birthday ba siya ng bonggang-bongga? Ipapasarado ba niya ang kalye sa Santa Cruz, sa Felix Huertas? Hindi. Syempre po, yan ay gagamitin din ni Lola Asuncion para po pambili sa kanya po mga pangangailangan. So, happy, happy 100th birthday, Lola Asuncion Alex. Okay, sana po mag-enjoy kayo sa inyong napaka-special na kaarawan kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Uy, congratulations! Santa Ana Hospital. Dahil sila po ay pumasa sa kanilang first surveillance audit for ISO 9001:2015 standard. So, congratulations po sa Santa Ana Hospital sa pamumuno ni Dr. Grace Padilla, sampu ng lahat ng mga kawani ng Santa Ana Hospital. Congratulations po sa inyong lahat. Again, Biyernes po ngayon. Pinapatupad pa rin po natin ang Executive Order Number 6, ang paglilinis po ng pamalanlunsod sa buong City Hall, hindi lamang po sa loob ng City Hall, pagkos pati sa labas, at hinihikayat po natin na ugaliin na tuwing Biyernes po ay maglilinis tayo. So maraming salamat sa lahat ng departamento na patuloy na sinasagawa kada Biyernes ang kanila pong cleanup day. Nakikita naman po nyo ang difference, ano? Kahit na po luma na ang City Hall, ay malinis po ito. So keep up the good work. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga departamento, lahat ng mga kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Okay, Biyernes ngayon, so bukas Sabado. So, ipa-flash namin sa screen ang inaabangan ng maraming mamimili natin, ang ating mga nanay. Of course, dahil Sabado bukas, andyan na po ang ating Market Watch. Sa lahat po ng mga ating pampublikong pamilihan, Bambang, Pampanga sa District 2, sa District 3 naman, Arangque, Central Market, Cabrero and Quinta Market, sa District 4, Basilio, Dapitan, Sampaloc and Trabajo Market, sa District 5, Baseco, Dagonay, Paco and San Andres Market, and Santa Ana Market sa District 6. Kung medyo naliliitan po kayo sa mga presyo, pwede naman po niyang ma-check muli. I-post naman po natin yan sa MPIO page po natin. Sa District 1, Pampritil at Wagas Market. So, ipopost po natin mamaya yan para magkaroon po ng idea ang ating mga mamimili na mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa lahat ng ating mga pampublikong pamilihan. So, yan po. Uy, mabilis tayo ngayon. Shout out na. Diba? Sa shout out, dyan tayo magtatagal. Dahil nadadagdagan na po ang ating babatiin. Una-una, syempre, babatiin ko pong aking kapatid
ang atin pong District 3 Congressman, Congressman Joel Chua. Belated happy birthday! 50th birthday po ng ating kapatid na si Congressman Joel Chua. Alam ko po, masayang-masaya siya ng kanyang kaarawan dahil nasurpresa siya na meron pala siyang celebration nung kanyang birthday. So, belated happy birthday, Congressman Joel Chua. Also, belated happy birthday sa director po ng MASCU, Director Roel De Guzman. Belated happy birthday din po sa ating kay Attorney Paul Vega ng License Division. And advance happy birthday naman po kay Jerica De La Cruz. Happy happy birthday po sa inyo. O siguro naman, ito, medyo ito mahaba-haba. Lahat po ng mga punong barangay na nagbe-birthday din po ngayong buwan ng Agosto. Okay? Isa-isahin ko na lang po sa inyo, ha. Happy birthday, Chairwoman Celia Manalad, Chairwoman Rosario Gonzalez, Chairman Leninsky Bakud, Chairwoman Mirasol Magalong, Jaime Anselmo. Ay, nakikiramay po ako kay Chairman Jaime Anselmo sa pagpanaw po ng kanyang pong kabiyak sa buhay. Ang akin pong pakikiramay, Chairman Jaime Anselmo, sampu po. Iba pala to. Jimmy Anselmo, tama, ng District 6. So, happy happy birthday po sa inyo. Hermelinda De Guzman, Maria Salvacion Punzalan, Dominic Gonzalez, Graceli De Leon, Joel Halocon, Purification Go, Romel Bravo, Elvira Sebio, Gabriel Angelo Basquina, Gloria Hoffman, Edita Lim, Jose Linghon Jr., Margaret Reyna, Edmundo Tohon, happy birthday din po kay Ramon De Los Reyes, Jennifer Camacho, Marivic Padua, Maria Corazon Tibay, Maria Teresa Mempin, Jerkson Red, Edna Ferrer, Reynaldo Navallo, Noel Nicanor, Nelson T. Carlo Di Matulak, Lourdes Eguia, Alan Lagman, Edwin Simbulan. Uy, si VP, ano pala, Aga Simbulan. Oo nga. Adora Usero, Teresita Sangil, Chairman Eduardo Dungaw, Chairman Pan Laconico, Vera Corpus, at yung mga ex-men naman natin o mga ex-chairman natin na nag-birthday. Again, si Director Roel De Guzman. Dati pong chairman yan sa Distrito 4. Si Joaquin Cuenco, Raquelito Sabangan, Ronald Safra, Janet Alcoran, Manueliza De Jesus, Michael Jordan Castillo, Bernard Go, Richard Orate, Rosana Garcia, Susan Duanan, Ira Rillo, Paulino Soberano, Conrado Jimenez, Augusto Abanilla, Dandy Tan, Maria Luisa Isabel Alivio, Nicanor Mislam, Serafin Das Jr., Angelito Atutubo Sr., Danilo Cailes, Anjanet Joan Quintos, Romulo Amante, Efren Reyes, Alan Ray Espartines, Ricardo Vidal, Lucito Lozano II, Yolando Pedimente, Yolanda Pedimente, Ernesto Santa Isabel, Jaime Co. Jr., Manuel L. Pasamonte, Ruben Peña, Pipo Barbosa, Danilo Mendoza, Arnold Ajesta, and Ramonito Tulyao. Happy, happy birthday po sa ating mga barangay officials, specifically our barangay chairman. So, shout out galing po kay Romel De Guzman. Talaga ba? Shout out sa mga badminton players ng YMCA Manila. O, galingan nyo po ang pagpapractice, ha. Pag hindi pa naman kayo gumaling sa araw-araw na ginawa nyong paglalaro dyan, ewan ko na lang. So, hi sa mga players po ng badminton dyan po sa YMCA. Sana po ay mag-enjoy kayo. Magandang gabi din po, Ma'am Josie Corpus. Good evening sa inyo. Sino pa ba? Hello din po sa inyo, Ma'am Malu Centeno. Hello. Chanel Cheats. Hi, Chanel. Tama ba? Cheats.
Hello po sa inyo. So, isa na naman pong linggo na natapos. Siyempre po, dalangin po natin na lahat-lahat po na ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila ay laging maging safe sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sana po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon at lahat po sana ng ating mga dalangin para sa ating sarili at sa ating pamilya at mga mahal sa buhay ay pakinggan po ng lumikha sa ating lahat. Muli po, maraming salamat. Magandang gabi at sa susunod na lang po tayo muli magkita sa Capitol Report. Good evening!